Hello guys, and in today's video guys, magdadagdag tayo ng funds sa ating Bitcoin investment. So, paano nga ba magdagdag ng funds? Mag-invest, mag-deposit, okay? So, bali, I'm using Coins.ph para makapag-funds. So, punta muna ako sa Coins.ph, okay? So, magdadagdag tayo ng fund. So, bali itong Coins.ph na may peso, may Bitcoin, may Ethereum, may Bitcoin Cash, at may XRP. Ito yung Ripple. Okay? So, punta lang tayo sa PHP. Sa peso wallet. And, punta tayo dito sa ating dashboard. At so, punta dito sa site, mag-login tayo. Okay, so lagay lang natin yung authenticator. Punta tayo sa authenticator. Ayan. So, bali ito yung guys. Submit. Okay, so gagawin natin make deposit. So, ayan, magdagdag tayo ng okay, so okay, $40 lang yung $40 lang yung deposit natin. So make a deposit. Then I type here $40. I click deposit using external BTC wallet. Okay. So click deposit. Okay. Then i-scan natin tong QR code. Yung QR code. Okay. From here, i-click natin tong tap natin tong send. Okay. Then scan QR code. Okay. Then boom. I-scan na natin siya guys, okay? Then keep it low. I understand. Then slide nyo lang. Continue. Then, ayun, hihingan tayo ng confirmation email. So, punta tayo sa email nyo. Ayun, so andito yung verification code on coins.ph. Okay, so lagay natin yan. Then submit. Okay, then confirm nyo lang yan. Then, nag-update sila ng fee. So, slide nyo lang ulit. Continue. Then, boom! Success! You send a 0.0047048 BTC amount. Okay, then back to wallet. So, ngayon, nakasimpag-send na tayo. So, log out sa dashboard. So, mamaya pa yan, hindi pa yan papasok. So, log out na tayo. Ayos talaga, oh. Magki-Christmas na guys. May mga snow na dito sa dashboard ko. Merry Christmas nga pala sa inyo lahat dyan sa Pilipinas, okay? At wala, hindi tayo makapagpasko dyan. So, ngayon, log out na tayo. Then, ayun. So, bali, punta tayo sa history. Tingnan natin kung na-confirm na yung ating order. Okay, so ito. So, ito yun. Okay, so dito natin makikita yung
record ng ating transaction. Itong tinatawag na blockchain. Kung hindi pa kami hindi kayo pamilyar sa blockchain, i-research na lang sa Google. At maraming article doon na nakasulat about sa blockchain, okay? So click lang natin 'yan. Ayun. So ito yung hash, ito yung date from to, huwag nyo naintindihan yung mga number na yan. So fee, ito yung fee amount, unconfirmed pa siya, paprocess. Kung hindi kayo familiar sa miner sa blockchain, google nyo na lang ulit. So status unconfirmed, so maya maya pa siguro yan, mga siguro after 2 hours mako-confirm yan. Okay, confirm na yan, papasok na yung diniposit natin dun sa dashboard. So ganun lang, dito nyo na lang update yung transaction nyo sa blockchain, doon lang din sa coins.ph, dito lang din. Okay, so yun lang, para ma-track nyo kung ano nasaan na at kung ano na nangyari sa payment ninyo, sa transaction ninyo, okay? Okay guys, so i-update na natin kung ano na nangyari sa diniposit natin. So punta tayo sa coins. So punta tayo sa coins at sa PHP, hindi sa BTC ah. PHP, then sa history. Then click nyo lang to, then latest to, then blockchain. Okay, so tingnan natin. Okay, so meaning nasa first confirmation pa lang tayo. Pag fully confirm na yan guys, papasok na to dun sa dashboard natin. Okay, so status confirm, but is dito sa amount not fully confirm kasi may lalabas dyan na amount. Dito tayo dito sa blockchain. Yun, summary, blah blah blah. Okay, so amount, wala pa siya, nasa first confirmation pa lang siya. Ito sa details, status confirm na. Okay, so pero hindi pa to papasok sa dashboard natin dun sa Bitcoin kasi kailangan may lumabas dito na amount. Bali, nasa first confirmation pa lang siya, and update na lang tayo ulit na maya maya. Okay, so tingnan natin ulit mamaya kung for update. Okay, hello guys, at update lang tayo, ano? So balik na tayo ulit sa coins.ph at tingnan natin yung details kung nakapasok na ba o hindi. So punta tayo sa history at ito yung transaction natin kanina. So click natin yan, click nyo tong blockchain. Okay, right away magpunta kayo dito sa blockchain na website. Ito mo nyo makita yung transaction. Ayun, confirm na talaga siya. Fee, ito na yung fee niya. Amount, so ito na yung amount. Confirm. So fully confirm na siya guys. Fully confirm na. Bali, siguradong pumasok na siya dun sa ating platform. So puntahan natin yung platform. So dito na nga tayo sa platform. Maglagay na tayo at tingnan natin yung kung nakapasok na ba talaga. Okay, login tayo, authenticator. Okay, boom, so ayan guys, nakapasok na. So ito siya, last deposit $40. So may transaction fee yung blockchain natin, plus may naman lang naman, hindi naman kalaki yan, 0.16 na cent lang yata, something like that. Bali, ito na yung total ng earn natin, yung total ng earning natin. So bali, ito yung total deposit. So ito yung last deposit. Okay, makikita naman guys. So log out na tayo, and please don't forget to subscribe and hit the thumbs up button if you like this video. By the way, mag-mature na tong investment natin, pwede ko nang i-share sa inyo yung referral link ko
Nang sa gayon, makapagsimula na rin tayo. So, as of now, hindi ko po muna ito ma-share sa inyo at hindi ko po muna magbibigay yung referral link ko. So, this lang muna tayo, guys. But at least, kailangan ko munang ma-confirm talaga itong platform na ito bago ako magbigay ng link. Okay, guys? So, don't forget to subscribe at click muna rin yung notification bell para maging updated ka sa mga video natin nilalabas, okay? So, see you in the next video. Bye-bye.